Narantiha ng Chairman ng House Committee on Banks ang inamyendahang bersyon ng Panukalang Investment Fund o Maharlika Investment Fund na itinutulak ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Tiniyak ni Manila Representative Irwin Chieng na naglagay ang komite ng sapat na mga safeguards para maiwasang magatasa ng Maharlika Fund. Inaprubahan kahapon ng House Panel on Banks and Financial Intermediaries ang panibagong revisions sa pakanukala kasama na ang parusang kulong at multa sa mga opisyal na mapatutunayang lalabag sa investment policies. 20% din umano ang kita ng Maharlika Fund ang ilalaan sa social welfare program gaya ng ayuda. As far as I'm concerned sa Committee on Banks, this is a safe. Marami na tayong safeguards dito. But again, of course, willing naman kami to listen to the suggestions and opinions of other groups to make sure na makadagdag pa kami ng safeguards. Pero wag naman masyadong mahamper, baka hindi na makagalaw yung corporation natin. With the Senate looking at it also, they can also introduce amendments if needed. Kasunod ng reforma sa resolusyon, umani ng suporta mula sa mga mambabatas ang Maharlika Fund Bill. Ang dating bumatikos dito na si Northern Samar Representative Paul Daza na mula sa minorya ay nagsasabing malamang na suportahan na niya ang binagong panukala. I feel like this is now a much, much better version, and I think it's something that I can support. The answers were very clear and addressed, I think, many of my concerns, and in fact, I think the public's concern. I would like to manifest that I intend to vote yes, and I would like to thank the good sponsors for improving the bill and taking the time night and day to listening to all of us. Sa kabila naman ng amyenda, iginiit sa teleradyo ni House Assistant Minority Leader Gabriel Apartales Representative Arlene Brosas na wala pa rin siyang nakikitang dahilan para sa pagbuo ng Investment Wealth Fund. Pero pondo pa rin yun ng gobyerno in effect eh. Kasi kahit nga po yung sa land bank, kahit yung sa DBP, all of those funds, kahit pa sabihin mong investable funds, yun ay pondo ng mga magsasaka. The big question is, hindi lang po trust eh. Bakit nila ito ginagawa at kaninong expense ito, diba? Baka naman ang epekto ulit ay sa atin.